Mga kamiks, kumusta nga pala sa inyong lahat dyan? Sa video natin ngayon ay paano malaman ang amperahe. Doon po sa nagtanong sa akin kung paano daw malaman ang amperahe, so sana po makatulong sa iyo ang video natin ngayon. Pero bago ang lahat mga kamiks, mag-shoutout muna ako. So shoutout kay Pistanias Dianco from Saudi Arabia. So God bless po sa inyo dyan. And also shoutout kay Jocelyn Himungala from Butuan City. So God bless po sa inyo. Mga kamiks, kung gusto nyong magpa-shoutout, so i-comment nyo lang sa comment section below at i-shoutout natin yan. So mga kamiks, balik tayo sa ating topic, paano malaman ang amperahe. So simulan na natin, let's go! Okay mga kamiks, simulan na po natin ang ating tatalakayin ngayon. Meron tayong mga formula dito. Meron tayong power triangle. So, ito ang gamitin natin kung paano natin malaman ang amperahe. At saka, meron tayong tester. Gamit din itong mga kamigs para malaman natin kung hahanapin natin ang amperahe. Itong tawag to ay easy clamp meter. Dito, masusukat mo kung gusto mong malaman ang amperahe. So, ito, magagamit mo to siya. Pero, kung wala kang tester, tulad ng clamp meter, so, ito, pwede na to. Itong power triangle. Kung gusto mong malaman ang amperahe, so, malalaman mo na kung meron ka nito. Dahil, iko-compute mo lang. So, unang-una, dito tayo sa tester. Kung paano natin gamitin to, malaman natin ang amperahe. So, meron akong rice cooker. Ito siya mga kamiks. Rice cooker, oh. So, susukatin natin ang kanyang amperahe para malaman natin kung ilan ang kanyang amperahe. So, saksak lang natin. Kung gusto mong malaman ang amperahe niya, ito lang, tester. Madali lang. Okay? I-on lang natin ang one rice cooker. Ayan. At saka, pagkatapos, itong easy clamp meter, malalaman mo na kung ilan ang kanyang amperahe. Okay, tanggalan lang natin ngayon ito dahil ito lang naman ang gamitin. So, sa pagsukat kung gusto mong malaman ang amperahe, pero mayroon yung tinatawag na 6 amperes, 60 amperes, at saka 600 amperes. So, meron siyang rinse knob. Ito. So, ituturo mo lang yan ang rinse knob. Dyan, nilagay natin sa 6 amperes. Okay. Sa pagsukat niya mga kamigs, pero bago natin gawin ha, meron na akong video na nagtuturo ako sa easy clamp meter. So, ang link niya mga kamigs, ilagay ko lang sa description below. So, mahahanap niyo mga kamigs yung easy clamp meter na nagtuturo ako. So, dito, magpapatuloy tayo. Ito siya, nilagay ko sa 6 amperes. Sa paggamit niya, kung paano natin malaman ang amperahe, dito lang. Okay. So, nakikita nyo ang rice cooker natin. Nakasaksak yan. Naka-on yung rice cooker. Okay, pakita ko muna. Oh, yan ang rice cooker. Umiilaw na. Okay. Pagkatapos, sa paggamit nito, para malaman mo ang amperahe, yung rinse knob, nakatutok na sa 6 amperes. At saka, ipasok mo lang yan yung isang wire. Di ba dalawang wire? Isang wire lang ang ipasok. Magpili ka lang dyan kung saan mo ipasok ang mga wire na yan. Isang wire lang. Okay, dito ako pipili. Tapos, tignan natin ang reading. Reading niya mga kamigs. 2.8 yung amperahe niya mga kamigs. Okay, hold natin ha. Para ilapit dyan sa kamera. Yan. So, 2.8 amperes yung ano natin, yung rice cooker. Okay? So, dito, sa pamamagitan ng ating tester, malalaman na natin kung ilang amperahe ang ating mga appliances. Okay? So, dyan tayo mga kamiks. Okay na tayo dyan.
dito sa power triangle, mga kamigs. Ito yung tinatawag na power triangle. So makikita nyo, meron na tayong example niyan. Okay, ito siya, ito yung tinatawag na power. Ang measurement niya ay watts or wattage. At ito namang litrang ay tinatawag itong current. At ang measurement niya ay ampere. At saka ito siya, ito yung tinatawag na volt or voltage. So dito siya, mga kamigs, makukompute muna kung ilang amperahe ang resulta sa iyong appliances. Dito sa atin, meron siyang meron tayong 220 or 230 volt. So dito sa atin. So ngayon, kinukuha ko lang yung pinaka-maximum niya, 230 volt. Itong volt, meron na siyang given number, 230 or 220 volt. Kung gusto mong malaman ang amperahe, okay? Gusto mong malaman ang amperahe, gigaling dito sa wattage, power, or dito, i-divide mo lang siya. So, given number 230 divided by P wattage. O, kung ilang wattage yan, so, i-divide mo lang siya. Ang resulta niyan, ito, amperahe. Kapag gumamit ka nito, i-times mo siya. Ito, ita-times mo to. Ang resulta niyan, ito. Ito, power. Yung wattage ang resulta niyan. Okay? Kapag dito, ito rin, i-divide mo rin. So, ang resulta dito. Tignan natin, meron tayong example dito na ginawa ko. Ito siya, sa power triangle. So, example, sa P, literang P, power. So, ang ano niya, measurement niya ay wattage. So, 1,500 watts. Example lang yan, ha. Literang P, power, wattage. So, 1,500. So, i-divide sa 230 volt. So, ang kalalabasan niya is 6.5 ampere. So, dito siya. Ito yung amperahe. Lalabas siya dyan, amperahe. Dito lang sa power triangle, madali mong malaman kung gusto mong malaman ang amperahe. Mga kamigs, bago po tayo magtapos, kung bago ka pa lang sa channel na to, huwag mong kalimutan i-click ang subscribe sa baba at i-hit mo na yung notification bell para lagi kang makatanggap sa mga bagong video na ina-upload ko. Salamat po at sana po nakatulong sa inyo ang video natin ngayon. Bye-bye!